UTI business name cancellation, paano ba? So yun ang i-discuss natin, kung paano yung requirements, process, and then papakita ko rin yung sample ng DTI cancellation certification. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer tax advisor at GE Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Start muna tayo sa requirements. Number one, ayan yung form, cancellation form. Available siya sa website ni DTI. Ang pangalan niya, Other Business Name Related Application Form. Nandoon yung portion, makikita mo yung cancellation. Tapos ilalagay mo yung reason. So yan yung pinaka-application form. At may attachment na kailangan or other requirements, siya na yung number 2, affidavit of DTI cancellation with no financial obligation. Meaning walang atraso yung business mo na pinapasara. Walang mga utang, yan nga, financial obligation. At sinesertify mo sa affidavit mo. So, since affidavit siya, syempre ipapanotaryo mo yan. And then number 3, physical valid ID with signature. Very important yan, dapat valid na ID with signature. Number 4 naman, yung original DTI certificate. Kailangan din siya. Number 5, documentary stamp tax na 30 pesos para yan sa cancellation certification. At itong number 5 na documentary stamp tax, sa DTI office mo na mismo siya babayaran. Number 6 is optional authorization letter pag ibang tao ang magpa-process ng DTI cancellation mo. So yun yung requirements. Pag na-ready mo na yon, sa process naman tayo, dadalhin mo siya sa DTI area office na assigned sa business address mo. For example, yung tinulungan namin magpa-cancel sa Quezon City yung business address, ang DTI area office niya is sa DTI Mandaluyong kasama yung Quezon City. So, i-double check nyo. Or tawagan nyo yung DTI office, diba? Para alam nyo, yung pupuntahan yung DTI office is para sa area nyo at nagpa-process ng DTI cancellation para wala tayong masayang na oras or araw. And then number 2, ayan, dalawa lang, quick process. DTI officer will advise of the release date of your DTI cancellation certification. So yung dalawa lang ang process. Basta kompleto na yung requirements mo, review natin kung ano ba yung amount na kailangan mong i-ready. Siyempre yung kailangan mo lang bayaran, yung notaryo, di ba? At yung 30 pesos na documentary stamp tax sa DTI office na. And then, very simple lang naman yung process. Basta kompleto na yung requirements, punta ka sa DTI office. And then, i-advise ka kung anong araw mo makiklaim yung cancellation certification. Usually, 1 or 2 days lang naman yan. Mabilis lang siya. So, that's it guys. To end this, papakita ko naman yung sample ng cancellation certification. So, this is the sample cancellation certification. Ito dapat yung ma-receive nyo guys para masabi nyo na ipasara nyo na properly sa DTI yung business nyo. So, that's it guys. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.